Hello guys, welcome back to my channel. Today's video po is about Suzuki Scram Motor Lines and Flow Guide. Discuss po natin yung dalawang part. So, part of water line system, ibig sabihin yung parts ng makina o ng sasakyan na related sa water line system. Tapos, water lines and flow diagram. So, two-page po ito na guide. So, first part po is yung parts of water line system. So, yung una po is yung radiator. So, ito po yung radiator natin. Ito po yung inlet. Ito po yung outlet. Okay. Tapos, engine block. Sa engine block po, ito po yung port. Yung inlet ng tubig. So, bali, galing dito sa radiator, dediretso po yan dito. Next is yung carburetor. Meron pong apat na port po yung carburetor. So ito po yung first port, ang dalawang port, yung dalawang port is nasa gilid. So next, ito po yung intake manifold. So, intake manifold, yung port po niya nan is nasa baba. Ito pong may dalawang port po to. Ito po port na nasa baba. Ito po yung ginawa kong model kasi ito po yung intake manifold ng Kiko. Is ayung pagkakaiba lang dito is meron po ako ditong inlet ng tubig. Kasi itong line na to is connected to diretso to. Water lines po to. Papasok po dito. So inlet papunta ang engine locks. So, next is yung thermo housing tulad yung sa akin pong thermo housing is meron pong bleeder dito sa taas. So ito yung outlet papuntang pabalik ng radiator. Ang pinaka importante sa lahat, next is yung water pump. So ito po yung salarin ng pag-cycle ng tubig. So, siya po yan. So, next yung diagram po natin. Water lines and flow diagram. So, first flow natin is nasa radiator. So, radiator, tulad ng sabi ko kanina, outlet, ito yung pipe, diretso sa engine block. So, yung port na to, ito po yung engine blocks. Ito po yung port niyan. Tapos, itong pipe na to, may dalawang outlet po to. Ito po yung maliit na hose na papuntang carburetor. Tapos, ito yung isa. So, papunta paglabas ng tubig dito, papasok sa port ng carburetor sa gilid, malapit sa diaphragm is papasok sa dito sa labas, papuntang intake manifold. So, meron pong nagsabi sa akin, yung isa kanila is condemn itong port na to. Dahil siguro wala po isang ganitong port sa kabila. Kasi pag wala pong didiretso yung tubig dito, walang lalabasan dito. So, pwede na natin i-condemn. Since na wala rin naman siyang function kung walang lalabasan. So, paglabas sa, tulad ng sabi ko kanina, yung sa akin, yung intake manifold ko, merong hose. Ito yung hose na yon. So, meron po akong water inlet dito. Saka outlet dito. Kaya, connected po yan, water lines po yan. So, papunta na po yung engine blocks dyan. So,
Tapos sa kabila naman itong port na to is papunta sa ilalim na part ng carburetor. So itong port na to lalabas, itong port ni cycle lang naman silang dalawa, dadaan na po yung tubig papunta dito sa valve, may valve pa dito sa ilalim, tapos papunta sa ilalim ng thermostat housing. Meron po kasing port dito yung thermostat housing. Ito po yung thermostat housing ko. Tapos sa baba nito may sa baba niyan merong port. Tapos from thermostat housing, ito na po yung palabas ng radiator. Pero sa baba nito meron pa po isang port, isang outlet ng tubig. Isang tapos may kadugtong po to na pipe na mahaba. Tapos pabalik, pero yung connection yun is ganito lang din po, parang ganito lang, magkikita rin po sila dito, same. Tapos balik po sa inlet ng radiator. So ganun lang po yung cycle ng tubig based po sa Kiko. So sa inyo po, reference, magagamit nyo po as guide kung ano po yung, marahil hindi po tayo parehas ng water system kasi depende po yan sa pagkabit ng pagrecon ng banyo pagdating dito sa Pilipinas galing Japan. So baka nagkakapalit-palit sila ng combination, pero yung sa akin ganito, at tested po to na hindi nag-overheat. So isang tip ko po, tip ko po para kung magpapalit po kayo ng tubig is ganito po yung gawin nyo. Unang-una po yung ipalit nyo is distilled water na. And next po, pag nagpalit na kayo ng tubig, kailangan nyo pong i-bleed. So may bleeder po yan. Ito, bleeder po to. So may bleeder po. So part na to. Yung, kung wala po kayong bleeder, yung isang gawin nyo po, tanggalin nyo lang po ito. Di ba, nagkarga kayo ng tubig, tapos tingin nyo puno na, tanggalin nyo lang po ito saglit para makasingaw. Ito pong pipe na to, hugutin nyo lang saglit para makasingaw, tapos ibalik nyo, tapos tingnan nyo po ulit yung radiator kung bumaba yung tubig. So pag bumaba, dagdagan nyo ng tubig. Next, ngayon kung nangyari tingin nyo puno na, next yung pong gawin is patakbuhin nyo po yung sasakyan. So unang una po, pag naglagay po kayo ng iba ng tubig, kailangan po nakaandar yung sasakyan, ha? Kailangan po nakaandar kasi hindi po yung magsa-cycle yung tubig kung hindi nyo papaandarin. Next, pinatakbo nyo na yung sasakyan. Patakbin nyo lang ng mga kahit kalahating 500, mga 500 meters. Tapos, balik nyo sa bahay nyo, pa-cool down nyo ng saglit. Tapos, buksan nyo ulit ito. Kung wala kayong bleeder, buksan nyo po ulit ito. Itong, pero kung may bleeder, bleeder lang po yung buksan nyo. Pasingawin nyo po ulit. Tapos tingnan niyo po ulit yung radiator kung kumaba yung tubig. So ganun lang po yung, kasi meron nangyayari, akala natin pag nagpalit, pag naglagay tayo ng tubig, isang bagsakan lang na puno, okay na. Hindi po yun, meron pa pong hangin yun sa loob ng makina. So kailangan po nating i-fill in yung hangin ng tubig. So ganun lang po. Just comment your email ad sa comment box. Tapos try ko pong i-email. Thank you.